So ayan, ang gagamitin natin ngayon mga master yung scooter natin. Iwan muna itong isang motor dito. Ayan ka muna. Dito muna tayo sa scooter. Scooter gaming tayo ngayon. And anong oras na ba? Ang oras ay 3 a.m. and 48. So 3 minutes. Ah, yun na nga. Kulit ko no. 3 a.m. 48. Ano ba? 3:48 a.m. in the morning. So, actually, may strange na nangyari ngayong araw na to, no? Yung umaga na to. Ikwento ko na lang as we go along the way. Ikwento ko na lang habang tayo ipapunta na doon sa pupuntahan natin. Ayan. So, bago ko ikwento pala, good morning muna sa inyong lahat. Ayan. Siyempre, hindi natin makakalimutan yan. Uy, yan lakas ang ilaw. Yeah, good morning sa inyong lahat and welcome back ulit dito sa ating channel mga master, no? Today is Sunday. At ano ba ngayon? October, no? Wala na akong ano sa ano, October 31 o 30. So basta Sunday, kalimutan ko na yung ano. Ayan. So, maraming salamat muna sa pagbisita nyo ulit dito sa channel natin. Scooter gaming tayo. Saya. At, ayan, appreciate ko lahat ng support nyo. At, lalong-lalo doon sa mga subscribers natin, mga viewers, at lahat ng mga, basta lahat ng mga bumibisita rito sa channel natin. Ayan, especially, doon sa mga subscribers natin, mga solid subscribers. Yan, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Doon sa mga viewers, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So, welcome back ulit dito sa ating channel. Okay, so tuloy tayo sa kwento. Ikukwento ko pala. Ito na. Sobrang aga ko nagising. Alas stress pa lang, no? Gising na ako. Kanina. So, all set na. Naka-ready na lahat ng mga gagamitin natin, no? Alam mo naman ako, pag-ride, talagang always ready. So, yan, ayos na yung ano natin, nakaset na lahat. Ang dadali natin. At nung palis na ako, nung master, bumaba ako doon ng bahay. Hinanap ko kayo ng susi nitong, itong scooter na to, no? Kasi kagabi, ginamit ko rin siya eh. Ah, nag-drug test ako. At ang pinagtataka ko, no? Inanap ko na siya sa baba. Inanap ko na siya sa taas, sa kwarto. Halos binaliktad ko na yung kwarto. Hindi ko makita. Grabe. At inalala ko kung saan ko linag. Wala naman akong ibang pinaglalagyan. Kundi sa, ano? Doon mismo sa, ano? Sa lagay ng susi every time na alis ako. So yun, dun ko na siya linagay. And ang tagal ko naghanap. panay ang baba ko, bumaba ako sa baba, tinignan ko baka nalaglag lang yung susi nung pinarada ko to. Tapos tinignan ko dun sa tindahan kasi minsan doon ko linalagay sa lagayan ng pera. Wala naman. Pumunta pa ako ng CR kasi naligo ako. Baka ako nadala ko doon yung susi, which is impossible naman nagdadala ka ng susi sa CR. Ayan. Hanggang sa tinignan ko sa lamesa. Lahat all over the house, no? Hinahanap ko na yung susi. Ayan po. Tapos sa kama, yung kumot, tinignan ko. Yung unan, lahat, ilalim ng unan, kumot. At pati sa mga damit na sinuot ko, as in, hindi ko talaga siya nakita. No? Pati sa mga labahan, hinanap ko na, which is impossible naman na hindi naman ako tumitingin sa labahan. No? And yan, nawala na ako ng pag-asa na makapag-ride kasi 30 minutes na tayo naghahanap ng susi na dapat na paalis na tayo. Nag-delay tayo ng 40 minutes o 48 minutes nga, mag-50 minutes, no? Delay tayo. So, nakaupo na lang ako dun sa kama kasi wala na, hindi ko na talaga siya makita.
ayun. Eh, nakakatawang pangyayari, no? Eventually, paglingon ko, nandun siya sa tabi ko. Kasi doon sa inuupuan ko na. Wala na, hindi na ako nagsalita. Basta, dinampot ko na lang siya. Eh, kasi, nung hindi ko na siya hinahanap, bigla na siya lumitaw doon sa tabi ko mismo. Na halos baliktarin ko na yung kama. No, tinignan ko na rin sa ilalim. Wala man ako makita. Tapos nung wala na ako ng pag-asa. Ayan. Eh, bigla na lang siya lumitaw doon sa gilid ko, no? So, kaya ngayon, ang get up natin, eh, hindi pang ride. Kasi hindi na sana ako, ano, hindi na ako nagsuot ng riding gear. Kasi tinamad na ako, hindi ko na makita yung susi. Tapos iniisip ko na lang, baka nalaglag sa labas or may nakadampot. Kasi wala na eh, wala na talaga ako makita. All over the house na, hinahanap ko na siya. Ayan, eventually, nung nakaupo na lang ako mag-isa sa kama at nagsiselfone, ayan, nag-message pa sa girlfriend ko na sabi ko, sobrang aga ko, nawawala yung susi. At saka sa GC namin. Ayan naman siya, lumabas naman siya. Kaya baka mawala pa ulit eh, dali-dali na akong umalis. Ay nako, ewan ko ba. So yun, ayoko na bigyan ng meaning yung susi na to kung bakit bigla na lang lumutang sa gilid ko, no. Magla-live na nga sana ako sa ating channel, no. Eh, bigla naman siyang lumitaw. Ay, stress na ako kanina. Kahahanap ng susi. So, yun. Buti naman, lumitaw na siya ng kusa, no? Bigla na lang siyang lumitaw ng kusa. Eh, kung saan siya nagpunta. Napakalinis nung kama. Bigla na lang siyang lumitaw dun sa, ano, sa gilid. Sa mismong hinihigaan natin. Pati yung unang, binaliktad ko na. Imposible naman na mapunta siya sa unan. Ay, nako. Huwag na nga natin pag-usapan. Anyway, diretso tayo sa ride natin, mga master. So, ayan, akit tayo ng Marilaki. Hindi ako natuloy sa San Narciso. No, kasi alanganin ako sa, ano, schedule, no. Tsaka, nagtitipid ako ngayon dahil, ano tayo, magbibikol tayo. So, wala po ng extra expenses. Ayan, kaya, dito muna tayo sa Sierra Madre, sa Marilaki. Ayan, so kita-kita tayo mamaya. Update ko kayo mamaya, akit tayo sa... So yan, ang get up ko ngayon, ito lang. Parang casual lang. Eh, naka-shoes ako, naka-short. Naka-short ako. Eh, naka-shoes lang, naka-short. Yung tipong ano lang, humamasyal lang talaga. So ayan mga master, ang saya ng ano natin, oh. Dapat kanina pa talaga ako. Kasi supposedly 4 a.m. nandun na tayo sa ano, sa tawag nito, sa Antipolo. Ayan, sobrang delay na ng ano natin, ng ride natin ngayon, no. Nung oras pa lang, nung oras na pala, sorry, nung oras na, nandito pa tayo sa C5. Delay. Dahil sa susi na bigla na lang lumitaw sa ano, sa gilid ng kama, sa